Snapchat queen. Mas maganda pa rin huminga sa bibig kasi ang bibig, kaya kong sabihin sa'yo na mabaho ang ininga mo galing sa ilong. Pero ang ilong mo, pag huminga yan, hindi masasabi ng ilong mo na mabaho ang ininga ko. Pet malu sa mga baon na punchline. Tandaan po natin, sa bawat away ng relasyon, kailangan sabihin mo lahat ng gusto mo sabihin para mag-sabihin sa'yo. At ang lakas maka-good vibes ng kanyang pagpapatawa. Noon, pagwapo, tsak, babaero. Ngayon, kahit pangit, babaer na rin. Minsan, chusi pa, wow, ang tigas ng mukha. Siya si Elsa Droga, ang dark horse at talaga namang kinatakutan sa talakan sa nakaraang Miss Q&A sa It's Showtime. Elsa Droga Mendoza, congratulations! Pero sino nga ba si Elsa Droga? Walang himala, dahil kung may himala, hindi ganitong aking mukha. Ako si Elsa Droga Mendoza at ito ang aking kwento. Halughugin natin ang buhay ng 28-year-old na si RJ Bonggay o mas kilala ngayong si Elsa Droga. Pangatlo siya sa apat na magkakapatid. Bata pa lang daw alam na ng kanyang mga magulang na siya'y Becky. So tanggap sa pamilya? Yes, tanggap na natanggap po ako nung bata pa po ako. Alam na nila na magiging gay ako. Bata ka palang alembong ka na. Lipstick, makeup. Ano lang, patagong ano lang, ayos. Oo. Pulbo-pulbo, lipstick. Gaya ng iba, na experience din ni RJ ang pambubuska ng mga kaklase. Pagpapasok ng eskwelahan, hindi ko pinapakita na ano na bakla ako sa eskwelahan kasi niya din ako sa mga klaseng kong lalaki. Pero hindi na niya mapigilan nang tumuntong siya ng high school. Nagsimula na siyang mag-lipstick at magsuot ng damit pambabae. Fourth year ka na lang, hindi mo pa tinapos? Opo, kasi sobrang hirap. Yung mismong time na kung kailang fourth year na ako, doon ko na yung gustong ilabas kasi gagraduate na ako eh. So parang gusto ko nang ilabas yung pagiging ako. Then ayun, parang nilayuan ako ng mga barikada ko. Dahil daw sa pambubuli ng mga kaklase, hindi natapos ni Elsa ang kanyang pag-aaral. Pero sa tulong ng ALS o Alternative Learning System, naitawid din ni Elsa ang high school. Sa kabila ng saya na nakikita natin kay Elsa, inuulan naman siya ng hugot sa buhay noon. Nang mapadpad sa zambales, sa gilid ng dump site o bagsakan ng basura, tumira ang pamilya ni Elsa. 17 anyo siya noon nang maging kabuhayan nila ang pagbabasura o pangangalakal. At hindi raw niya ito ikinakahiya. Magkakalkal kami ng basura para lang kumita at magkapera at kumain kami ng 3 beses ang araw. Habang nangangalakal, feeling ni Elsa, rampahan niya ang kalsada noon. Kaya naman nang maimpluwensyahan ng mga kaibigan, sumali si Elsa sa Miss Gay Pangkalawakan. Ganun, ha? Ganun. Bababaunit ako. Ginamit niya ang pangalang Elsa mula sa isang sikat na character sa animated film na Frozen. At mula noon, isinilang na nga ang pangalang Elsa Droga sa kakaibang Miss Gay Contest. Okay. After matapos yung movie ng Frozen, ako mismo yung gumawa ng impersonate ni Elsa. Parang ginaya ko po siya, pero comedy ang style. So yung mga tao, namanghak. Pak na pak ang karakter ni Elsa Droga sa stage. Ganda! Nag-oplan Miss Gay Pangkalawakan si Elsa. At naging bukang bibig siya sa mga contest na tulad nito. Kung saan may Miss Gay Pangkalawakan, naroon si Elsa at laging nananalo. At patok si Elsa. Diba? Sobra, sobrang ano. Grabe yung mga pinagagagawa mo. Hindi ko alam, yung parang, yung pag nasa stage na po ako, di ko na alam yung ginagawa ko. Para ka sinasaniban? Opo, parang ganun, yung parang may sumasanib sa akin na masamang elemento. Okay. Dahil sa pagsali-sali ni Elsa sa contest na ito, nakatulong siya sa kanyang pamilya. At kapag walang ganap sa Miss Gay, kinakarir naman ni Elsa ang paggawa ng costume. Pagbigay po siya sa mga kapatid niya. Bali pag kailangan po namin ng tulong sa school, bali andyan po siya tumutulong sa amin. Halimbawa may contest siya, pagka nanalo siya, mag-uwi siya sa amin na, Mama, ito yung sayo, panggastos niyo.
malaking bagay kay Elsa ang pagkakapasok niya bilang rest backer sa Miss Q&A sa It's Showtime. Lalo na nang makapasok siya sa Grand Finals. Ano ang sikreto mo na parati ka nananalo at umabot ka sa finals? Pinakalakas ng loob ko lang talaga pinakita ko noon na wala sa ganda, talino at diskarte lang ginawa ko noon. Na kahit wala po yung pinag-aralan ko sa eskwelahan, nagamit ko sa natutunan ko sa labas ng bahay. Ano sa palagay mo ang dahilan kung bakit talagang muntik mo na silang talunin lahat? Sa'yo sila natakot. Bakit? Kasi sobrang lakas ng kumpiyasa ko sa sarili na kahit di ako ganun katalino, iba yung diskarte ko. Yung parang kausap lang nila ako na yung iba yung way ng pagsasalita ko sa mga sagutan ko. Kaya sobrang takot-takot sila. So matatalo kayo sa digmaan. Yun lang. At kailan lang muli siyang umeksena, ipinakilala ni Elsa on national television ang nagpapasaya sa kanyang puso. Love you, man. Parang masaya ka. After ko mag-miss Q&A, may inspiration na ako. Sobrang ang dami naiingit sa akin na ba't ako? Yung ako pa yung hindi kagandahan, pero may jowa. So parang lahat sila na-windang. Sana po huwag siyang magbago. Ganun pa rin po siya tulad ng ugali niya dati. Tsaka hindi sana lumaki ulo niya tulad ng iba. Anong balak mong gawin? Tapos ng Miss Q&A. Bali, meron nang nag-offer sa akin ng mga sa punchline, lifeline, sa mga guestings. Kinukuha rin po ako. So grab lang po ako ng grab na sayang opportunity kasi minsan lang dumating sa buhay natin yun. Aminado si Elsa, inuulan siya ngayon ng kaliwat kanang projects. Pero pangako niya, hindi daw siya mahahay sa umaapaw na blessings. Inamin ni Elsa, may insecurity siya sa kanyang itsura. Ang totoo, sa tuwing nakakapanood daw siya ng mga beauty contest, ini-imagine niyang isa siya sa mga kandidata. Kaya lang sabi niya, ligwak siya pagdating sa beauty. Kung may chance nga lang daw magparetoke, gagawin niya. Dati, naisip ko yan na yung sabi ko, ano kaya itsura ko pag gumanda ako? Yung parang nag-iisip ako, syempre ang dami kong iniidolo magaganda. Hindi mo talaga pangarap na magpa-beauty talaga na paayos mo yung ilong mo, paayos mo bibig mo, o magpala... Alam mo na? Dati, naisip ko yan na yung sabi ko, ano kaya itsura ko pag gumanda ako? Syempre ang dami kong iniidolo magaganda. Syempre ngayon, millennials na lahat ng tao gusto makita maganda isang tao. Pero naisip ko sa sarili ko, dito ko nakilala eh. Dito ko nakikilala ng maraming tao, maraming nagmamahal sa akin, naniniwala na hindi lahat ng kagandahan nasa itsura, kundi kung ano yung binibigay mong saya sa lahat ng tao. Pero makalipas ang interview namin na ito, parang may change of heart kay Elsa. Due to insistent netizens' demand, nagpaplano na nga ng transformation si Elsa Droga. But wait guys, there's more! Abangan niyo po ako sa kanto mga tagipideya. Ay, hindi pala, sa Rated K sa susunod na linggo. MPRCB ratings. Kung may Rated G, Rated PG, at Rated SPG, bakit walang Rated K? Kaya wala po siya sa Rated SPG, PG at G dahil hindi po siya TV na magpapaliwanag doon sa baba. Pagkos, si Madam K, pinapakita niya kung sino at ano tayo mga Pilipino. Kaya po walang Rated K doon dahil mapapalabas niyo siya kada linggo. And I, thank you! Alam mo, sa totoo lang, yung tinanong ko sa'yo, hindi ko rin alam ang sagot. Opo, kahit ako po. Kaya ibibilingin ako sa likod. Sabi ko, ano yun? Ba't natanong pa sa akin to na MPRCB ratings na wala po ang Rated K? So, nasagot ko siya sa pamamaraang alam ko rin kasi napapanood ko naman. So, sabi ko, ang Rated K, palabas naman po talaga siya na hindi siya dapat doon sa ilalim ng TV ng kapapaaral. Pero para po sa akin, naisip ko pagbaba ko ng stage, ay mali ako. At pala, nandun talaga ang Rated K. Kasi ang Rated K, hindi lang siya nagpapaalala sa mga kabataan, sa mga magulang. Bagkus, ipapakita pa siya ng kagandahan, pagmamahal, at pagkakaisa, at entertainment sa lahat ng taong nakakapanood nito. Kaya dapat may Rated K doon. Ayun ang gusto mo sanang isagot. Ay, winner! Kaya, winner yun! Sana suot ko yung corona. Kare!